Noong una, hinuli dahil sa pagkakarakrus ang suspect na si John R.V. Javillonara sa Tondo, Maynila kahapon. Nang may mag-post sa Facebook tungkol sa pagkakaaresto ni Javillonara, may mga nagdatingan sa istasyon ng pulis sa Pretil para magreklamo. Si Javillonara, isa umanong scammer gamit ang social media. Isa umano sa modus ng suspect, kopyahin na pagkakakilanlan ng isang lehitimong online seller sa Facebook para makapanghuthot sa mga bibili sa kanya. Kinokopya niya yung ano, yung mukha. Tapos siya na yung makikipag-transaksyon pag may mga buyer after noon, tapos na yung transaksyon nila, hindi niya nakikibuin itong ano. Hindi niya nare-replyan itong mga tao na nagpadala sa kanya ng pera. No? Ang isa sa mga kinopyahan ang profile ng suspect, kapitbahay lang niya, na nagbebenta ng mga second-hand na cellphone. Lagi na lang sa akin may nag-PPM na na-scam ko daw sila, which is wala naman akong ganun transaction na ginawa, na true smart money padala daw. Nakumpirma raw niyang si Javillonara ang suspect nang malaman niyang sa isang tindahan sa Malabon City tinatanggap ng suspect ang padalang pera ng mga biktima. Pinakita ko yung picture niya, sinabi talaga ng matanda na siya daw yung nag-claim. Sa court mismo namin, kaharap yung mga kapitbahay namin, humingi siya talaga ng sorry sa akin. Sa tansya niya, 50,000 hanggang 100,000 pesos ang nakuha ng suspect sa mga biktima gamit ang kanyang pangalan. Kwento naman ang isa pang complainant. Ginaya ni Javillonara ang Facebook account ng kanyang kaibigan at nakipag-chat ito sa kanya para makautang. Nangungutang na siya. Sabi niya, pre-importante lang. Wala kasi ako dito. Nasa ospital yung nanay ko, hindi ako makakapagbigay agad ng pera. Nang singilin na niya ang kanyang kaibigan na ginaya ng suspect, dito na nila napag-alamang naloko siya. Sabi ko, asa na yung bayad mo? Sabi niya, anong babayad ko sa iyo? Wala naman ko yung utang nung ginamit niya account. Itinanggi naman ng suspect na ginaya niya ang Facebook account ng isa sa mga complainant. Ikaw nga yan, nanloko, gumaya sa mga online seller. Yung iba po man, pero hindi po totally po lahat yan. Hihingin po ka ng pasensya sa... lahat po lang nagawa ko. Bubago na lang po ako. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Hinikayat naman ng mga pulis ang mga nabiktima ng suspect na magtungo sa Manila Police District Station 1 para makapaghain ng reklamo. Von Aquino, GMA News.